Do you agree? Tao ba yung customer nyo? Tao ba yung kinakausap nyo? Eh, paano ho nyo malalaman tao? Ah, sabi nga ni Dr. Rocano, merong asal. Do you agree? Alam natin, pag walang asal, anong tawag doon? Oh, hayop yan. Do you agree? Kaya pag walang asal, hayop yan. Ganun ho si Rene, pag bedtime nung bagong kasal. Naku, hayop ho yan. Bedtime yon. So, for adults only. So, tandaan nyo ha, ginajels ho tayo. Pag kinausap ka ng kliyente, pag kumausap ka ng kliyente, pag alis mo, i-judge ka ng kliyente mo. Alam mo, bumili ka kay Rene kasi magandang asal yan. Huwag kang bibili kay Rene, masamang asal yan. Do you agree? Kaya it's very important, sabi nga natin, na pag-aralan natin yung core values, no? Yung niluloob ng ating kliyente. Because the moment alam mo yung kanyang niluloob, then you can influence, di ba? Them to think the way we would want them to think, believe the way we would want them to believe, feel and act like we would want them. Okay? Ako, nagsimula ako sa selling mga 1975. Nasa Philippine Education Company ako, textbook. Ang kliyente ho namin, mga librarian, principal, director ng school, at saka head teacher, yung nagre-recommend ng textbook. When I was assigned in the Visayas Mindanao for 5 years, 1975 to 1980, ang pinakamagaling ho, tatlo ho kaming magagaling dun eh. Isa sa Alimars, isa sa National Bookstore, at saka sa PECO, Philippine Education Company. Ang pinakamagaling ho sa amin, taga Alimars. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ginamit ho niya yung approach at that particular generation, which is relationship selling. Inanakan lang niya ho yung kanyang misis ng 13. So tuwing kumpilan, binyagan, 5 ninong, 5 ninang. Sa palagay niyo, sino ho ang ninong? Sino ho ninang? Si principal, si director, at saka si head teacher. So after binyagan at kumpilan, ano ho ang tawagan? Pare, mare. Ah, di ba? Eh kung very formal ka, good morning sir, good morning madam, so talo ako. Ngayon, applicable pa ba yan? Yes. Di ba? Lalo na sa probinsya. Very effective yan. Kaya lang, kung palagi ang approach mo, relationship selling, di ba, kawawa naman si Mrs. Baka used. Do you agree? So, kailangan magbago ka naman. Hindi palaging ganun na lang. Okay? So, sino naman ho sa inyo ang 1980s nagbebenta na? Sino ho mga 1980s dito nagsimula sa pagbebenta? Okay? Ano ho ang naging approach nung 1980s? What have you noticed as far as 80s are concerned? Dito ho naglabasan yung mga multi-level, mga network marketing, mga pension, education, just for an example. Diyan na ho rin naglabasan na yan. Ano ho yung approach nung 1980s? Sumigaw ho ang Cosmos during that time. Sabi ng Cosmos, lahat ba ng cola pare-pareho na lang? So ano ho yung slogan nila? Yung bagong tunog, kailangan ikaw ay angat sa iba. Di ba? Halos pare-pareho na yung produkto. Brand na lang ang nagkakaiba. Ano ba yung iyong distinguishing distinction? Ano ang iyong katangian? Di ba? Ano ang iyong significance, kahulugan? Ano ang iyong kagalingan that will separate you from the rest? Kaya nga sabi ng IBM, nung kasikatan nila, anong sabi nila? We are not in the computer business. Anong sagot nila? We are in the solution business. Di ba yan ang approach ng mga pre-need? Very creative yung approach nila. Do you agree? Di ba kakausapin ka lang yan? Sabi niya, pare, are you married? Yes. Pag nagta-travel ka ba out of town, do you leave money to your family? Of course! Eh kung hindi ka na makabalik. Okay, para may peace of mind ka. Kahit may mangyari sa'yo, at least your wife will be secured on her next husband. O, di ba? Pa-insure ka. Di ba? So, yun ang mga approach, no? They hurt you, then they rescue you. They'll push you, then they'll pull you. They'll make you aware of the problem, they will enlarge the problem. Pag takot ka na, pa-insure ka na. Di ba? So, that's the approach nung 1980s. In fact, lagi kong kinukwento, napanood ba nyo yung interview ni Cannoli de Castro? Kababayan ko ho yan eh. Dugong alae. May buntot din ho yan. Di ba?
Ano ho yung kanyang in-interview? Yung isang graduate ko ho na nakabenta ng 5,000 Biblia sa loob ho ng isang taon. Not wholesale, ha? Pero house to house, office to office. Just imagine, 20 to 30 Bibles a day, house to house, office to office. Eh nung in-interview ni Canoli, sabi niya, pakishare mo naman yung secret. O sige, I will share it to you. Akala niya sa studio. Ay hindi, sundan mo ako, mag-house to house ako, mag-office to office ako. Alam naman niyo yung camera ng Channel 2, di ba? Kahit malayo yan, maririnig. So nangatok. Housewife, sabi nung housewife, ano po yun? Eh sabi nung ahente, ay ako po ay nagtitinda ng Biblia. Gusto ho ba niyong bumili o ikukwento ko na lang? O, pag kumatok sa inyo, bibili ba kayo o kukwento na lang ninyo? Abay, bibili na lang kayo kasi Biblia naman yan. You see the power of creative approach? Ah, di ba? Ang binibigay sa atin ng kliyente, 5 or 10 minutes na lang eh. So, ang challenge sa atin is how to do the most productive thing possible at that given moment. Yan ang binibigay sa atin. Kaya nga may na-feature ho sa Time Magazine. Number one, napakabata, 17-year-old sa real estate. Listing and selling. Alam nyo, may gumawa siya ng history. Sabi niya, yung gumawa siya ng keys sa selling. Di ba? Yung keep it simple, short, stupid salesperson. Do not complicate sale. Simplify it. Alam mo, pinag-iralan niya ang American market. He found out na ang mga Amerikano, every 3 to 5 years, they are a highly mobile society. Palipat-lipat. When they build their equity, they update, they upgrade. Unlike sa Pilipino, paramihan ng mga titulo. O di ba? Unless necessary, saka ibibenta. Sila, hindi. They always upgrade. But sa atin, because of our emotional value. Alam mo, ginagawa niya, very simple. Kakatok lang siya. Pag binukas, sabi niya, bibili kayo ng bahay? Pag sinabi ng kliyente, hindi, etong bahay, pinagbibili nyo? O, simple lang, ano, kung ipapagbili, eto na yung aking inventory. Pag ipapagbili, authority to sell. Alam naman nyo sa America, whether listing or selling, kikita ka pareho. Do you agree? So, very simple yung kanyang approach, but, sabi nga natin, very effective. Ang tawag niya doon, KISS. Keep it simple, short, stupid salesperson. So that was 1980s. Sino sa inyo nagbebenta na nung 1990s? Ayan, mga 1990s, I'm sure. Mga 1990s, come on, mga millennium baby. O ayan, o mga millennium baby. O anong na-experience natin the last 10 years? So many strategic alliances. Do you agree? Nag-member na tayo ng WTO. Borderless economy, single economy. Di ba? Ang bida pa ba production ngayon? Anong bida ngayon? Customer is king. Do you agree? You cannot just create a product. Kaya ngayon, production less is sales equals scrap. Do you agree? Ang dami ng kalaban. Kaya anong naririnig natin mga strategy ngayon as far as 1990s are concerned? Number one, sabi nga natin, naririnig nyo yung the word na leverage. Di ba? Ano yung sabihin ng leverage? How to make it easier for the client to get in and how to make it difficult for them to get out. Parang sa telecommunication industry. Alam ba nyo, magkano yung kauna-unahang cellphone? 1980s, yung Uniden. Do you know how much was that? 60 to 70,000, ha? Because alam ko kung sinong unang mga nakabili nun eh. Nag-withdraw lang ng pera sa banko, daladala pa niya yun eh. Para masabi, to show off. Anong sinabi ng isang kumpanya? Pag nag-grocery ka, worth 1,000 sa isang grocery store, piso na lang. You see the law entry? Piso na lang. Ay, talaga naman piso. Pero ito naman ang kontrata, ha? Kailangan gamitin mo ng 6 months or 1 year.